Trihim na mayaman. Kabanata 819. Takot ka ba? Malamig na tiningnan ni Alexander Yang si Yang Zuan. Akala ko ikaw ang pinakamagaling sa Earth List. Ang oras ay hindi bayani, kaya gumawa ka ng pangalan para sa iyong sarili. Ikaw, nataranta at galit na galit si Yang Zuan. Nasusunog ang mukha niya. Galit na galit siya sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag iyon. Ang martial arts ni Alexander Yang ay ganap na nalampasan ang kanyang. Kung patuloy siyang lalaban, kahihiyan lang ang ay dudulot niya sa sarili niya. Baka mapatay pa siya ni Alexander Yang. Alexander Yang, huwag kang masyadong maaga. Ngayon, may sakit lang ako at hinahayaan kang makuha ang gusto mo. Pinilit ni Yang Zuan ang sarili na sabihin. Inutusan niya si Gao Tianyuan at ang iba pa, let's go. Tara na, gusto mo bang umalis? Sabi ni Alexander Yang na may malamig na ekspresyon. Rin Zuan, alang-alang sa old ladyship, maaari kitang palayain ngayon. Gayunpaman, kailangan kong panatilihin ang iyong martial arts. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang pilayin ang martial arts ko? Galit na galit si Yang Zuan. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na labanan ka hanggang kamatayan? Sa sandaling ito, si Yang Zuan ay kumikilos ng matigas sa loob. Ang lakas na ipinakita ni Alexander Yang ay sapat na para mapilayan ang kanyang martial arts. Ito ay isang resulta na hindi niya matanggap. Umiling si Alexander Yang at walang ekspresyong humakbang pasulong. Hahabulin at papatayin niya si Yang Zuan. Biglang bumangon ang malamig na layunin mula sa likod ni Alexander Yang. Sa sandaling ito, isang mabangis at mapagmataas na tingin ang nakatutok sa kanya. Young Master Alexander Yang, dapat mong patawarin ang iba kapag kailangan mo. Huwag masyadong malupit sa iyong mga aksyon. Isang ethereal na boses ang nagmula sa kung saan at umalangaw-ngaw sa arena. Nang walang ingay, isang matandang may puting kilay na nakasuot ng kulay abong robe at matalim na tingin ang lumitaw sa harap ni Yang Zuan. Bahagyang kumunat ang noo ni Alexander Yang at tumingin sa matandang nakasuot ng kulay abo. Tinanong niya, "Sino ka?" "Ako si Venerable Kang Jian ng Sword Sect." "Pagbati, Young Master Alexander Yang." Sabi ni Kang Jian sa patag na tono. "Mga taong mula sa Sword Sect." Tumingin si Alexander Yang kay Kang Jian. Ang katawan ng matandang ito ay puno ng pagpatay ng enerhiya ng espada, at mayroon siyang sariling martial intent. Maliwanag, isa itong heavenly rank ang Grandmaster, at isa rin siyang eksperto sa antas ng Grandmaster na Nagelinang ng Sword Dao. Dati nang naranasan ni Alexander Yang ang layunin ng espada ni Old Man of Chenfeng, ngunit kumpara kay Kang Jian Zhenren, medyo mababa ang Old Man of Chenfeng. Ano? Hindi nang ahas si Yang Zuan na lumaban ng isa-isa, at inimbitahan pa niya ang mga elder ng Sword Sect. Mahina hong sabi ni Alexander Yang. Namula ang mukha ni Lin Zuan. Magsasalita pa sana siya nang sinenyasan siya ni Kang Jian gamit ang kanyang mga mata, dahilan upang itinikom niya ang kanyang bibig. Young Master Alexander Yang, nanalo ka na. Walang kalaban-laban si Yang Zuan sa one-on-one fight. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang laban, prangkang sabi ni Kang Jian. Si Young Master Alexander Yang ang may kapangyarihan, kaya hindi na kailangang patayin siya. Dahan-da ang sinabi ni Kang Feng, pakiusap, bigyan mo ako ng mukha at huwag pilayin ang paglilinang ni Yang Zuan. Walang ekspresyon si Alexander Yang. Wala siyang sinabi. Ang Dao Protector ni Lin Zuan ay lumitaw na, kaya mahirap para sa kanya na tanggalin si Yang Zuan minsan at magpakailanman. Ang Kang Jian na ito ay isang heavenly rank ang Grandmaster, at nagmula siya sa misteryosong Sword Sect. Ang kanyang martial arts strength ay maaaring mas malakas pa kaysa kay si Kung Fu. Medyo nakabawi na ang lakas ni Alexander Yang, at nailabas niya ang lakas ng labanan ng heavenly rank ang. Gayunpaman, hindi pa rin ito ang pinaka-perpektong heavenly rank ang.
hindi niya magagarantiya na kaya niyang talunin si Reverend Kangjan. Sa partikular, hindi nais ni Alexander yang naibunyag ang kanyang trump card ng maaga. Gusto niyang makipaglaban hanggang kamatayan kay Reverend Kang Feng sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang layunin ay nakamit. Ang reputasyon ni Lin Zuan ay ganap na nasira. Kahit ang kanyang Dao protector ay pinilit na lumabas. Sa hinaharap, mas mababa lang siya ng isang hakbang kaysa kay Yang Zuan. Bukod dito, kapag ang kanyang lakas ay nakabawi sa heavenly rankang, sa kakayahan ni Yang Zuan, hindi na siya maglalagay ng malaking banta sa kanyang sarili. Dahil inamin mo ang iyong pagkatalo para sa kanya, hahayaan kong mabuhay si Yang Zuan sa ngayon. Malinaw na sinabi ni Alexander Yang, gayunpaman, kapag bumalik si Kangjan, tuturuan niya si Yang Zuan ng magandang aral. Kung maglakas loob siyang gawin itong muli, walang makakapagligtas sa kanya. Kalmado si Alexander Yang. Puno ito ng layuning pumatay. Matapos itong marinig ni Yang Zuan, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinaikit ni Reverend Kangjan ang kanyang mga mata at sinabing, si Young Master Alexander Yang ay isang makatwirang tao. Pagbalik ko, tuturuan ko si Yang Zuan kung paano lutasin ang mga hidwaan. Pareho kayong mga disipulo ng pamilya Yang. Dapat kayong magtulungan ng taos puso. Young Master Alexander Yang, kung gayon hindi na ako mananatili. Palom. Dinala ni Reverend Kangjan si Yang Zuan. Parang ihip ng hangin, mabilis silang nawala sa kinatatayuan nila. Ang ekspresyon ni Alexander Yang ay katulad ng dati. Tumingon siya at tumingin kay Zhou Chengchen. Ipaubaya ko na sa iyo ang mga taong iyon. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Alexander Yang habang nasa likod ang kanyang mga kamay at naglakad pabalik sa kanyang upuan. Umupo siya at dahan-dahang humigop ng tsaa. Sabay-sabay na napatingin ang lahat ng naroon sa likod ni Alexander Yang. Puno ng paggalang at paghanga ang kanilang mga mata. Ito ang estilo na dapat taglayin ng isang mapagmataas na anak ng langit. Maging si Reverend Kangjan, ang nanginginig sa mundong heavenly rankang Grandmaster, ay tumayo upang makiusap kay Alexander Yang. Ano Yang Zuan? Gao Tian Yuan, ano ang maihahalin tulad niya kay Alexander Yang? Para naman kay Merong Yu at Zhu Zhu, na humamon kay Alexander Yang dati, mapatla ang kanilang mga mukha sa sandaling ito. Nais nilang sampilan ang kanilang sarili ng ilang beses. Bago ito, talagang hinamo nila si Alexander Yang nang hindi alam ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Paano nila siya matatalo? Hayaan na lang sina Gao Tian Yuan at Yang Zuan, hindi ba niya nakita na kahit si Kangjan ay hindi nanindigan para kay Yang Zuan? Inamin nilang lahat ang pagkatalo sa ngalan ni Yang Zuan. Ngayong gusto ni Zhou Chengchen na pilayin ang kanyang martial arts, sino ang maglalakas loob na lumaban? Si Merong Yu at ang iba ay sobrang pangit ng mukha, halos mawala ng pag-asa. Nakatingin lang sila sa paglalakad ni Zhou Chengchen, ngunit walang nang ahas na lumaban. Kaluskos. Maririnig ang tunog ng mga buto. Ginamit ni Zhou Chengchen ang lahat ng kanyang lakas para pabagsakin ang ilang tao. Nahulog sila sa lupa at nabali ang lahat ng buto at buto nila. Masyadong makapangyarihan. Ito ba ang lakas ng third young master ng pamilya Yang? Anong kaharian ang narating niya? Ito ba ay isang medicinal heavenly ranking? Paano pa niya matatalo si Yang Zuan, ang pinuno ng earth rank? Mahirap sabihin kung si Alexander Yang ay may heavenly ranking, ngunit si Alexander Yang ang talagang number one genius ng binata. Kahit ano, idol ko si Alexander Yang. Kung gusto kong makahanap ng lalaki sa hinaharap, hahanapin ko siya ng ganito. Sinabi ni Merong Yanyu na puno ng infatuation ang mukha, na lubos na binabalewala ang kanyang imahe sa publiko. Sa ilang sandali, ang bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. May pinag-uusapan sila, iniisip kung saan magsisimula at kung paano bumuo ng magandang relasyon kay Alexander Yang.
Pagkatapos ng lahat, tiyak na sikat si Alexander Yang sa underworld pagkatapos ng labanang ito. Ang isang henyo na tulad niya ay walang limitasyong potensyal. Malamang na siya ang mamamahala sa Yang family ng Langye sa hinaharap. Kung maaari silang bumuo ng isang magandang relasyon ngayon, magkakaroon sila ng pagkakataon na bumangon kasama niya sa hinaharap. Abangan ang susunod na kabanata.